Ang House of Representatives, Kagobi, sa ilalim po ng leadership ni Speaker Martin Romualdez, ihanda po silang arestuhin itong si Pastor Apollo Kibuloy. Uy, Kagobi, kasi yung sumpi na lang Senado, parang wala lang eh. Kasi late na nila mas eh. Diba? Kahapon yung hearing, kahapon lang din nilabas. Eh, paano makakarating kay Kibuloy yun? So wala na. Eh, kasi yung subpina na yan, parang wala na unless gumawa ulit sila ng bagong subpina. Pero ito pa, may isa pa. Dahil ang HOR, ang House of Representatives, nag-issue rin sila ng subpina. At ang hearing nila sa March 12 bata eh, if I'm not mistaken eh. March 12 yung hearing nila. Kapag hindi umattend itong si Kibuloy, ipapa-aresto ito ng House of Representatives. Dahil i-contempt nila ito eh. Ikukulong nila yan diyan sa kulungan nila, diyan sa, kasi ang policy nila diyan, within the premises of the HOR, diyan nila ikukulong yan. Paano gagawin nila diyan? Kapag Metro Manila yan, kasi ang address nito, yung isang sumpina, no, naka-address dito sa Makati, sa tanggapan nilang SMNI. Pag within Metro Manila lang, ang Sergeant at Arms lang ang huhuli diyan. Diba? Pero kapag outside na Metro Manila na, let's say, yung isang address niya, nandiyan sa Davao, no? Ang aresto na sa kanya dyan ay ang local police. Magpapatulong na po ang Sergeant at Arms ang Senado dyan para arestuhin itong si Kibuloy at dalhin dyan sa House of Representatives at dyan nila i-contempt yan. Kapag hindi ito magpakita sa March 12. So ang tabay pa tayo, may ilang linggo pa. Tatlong linggo, apat na linggo pa ka-Kofi. Yan, tatlong linggo bago itong pagdinig na ito ng House of Representatives dito sa issue ni Kibuloy. Pagkaibang issue ito ha. Kasi sa Senado, ang issue dyan, itong mga sexual abuse, violence, rape, yan yung mga kaso na dinidinig dyan. Dito naman sa House of Representatives, ang kaso na dinidinig nila dito ay patungkol dito sa prangkisa ng SMNI, sa violations, etc., etc. So, sa balitang ito ng politico.com, House ready to order Kibuloy's arrest if absent in next hearing. Medyo strong ito ha. In fairness eh, medyo matapang kasi ang HOR ngayon eh. Solid eh. Lawmakers express optimism that the House of Representatives is ready to order the arrest of Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy if he fails to attend the next hearing regarding the alleged violations of the Sunshine Media Network Incorporated o SMNI. Actually, dapat attend na rito ni Kibuloy. Actually, mas light pa yung issue niya dito eh. Kasi ang worst case scenario nito eh, matanggalan ng prangkisa itong SMNI. Pag sa Senado, ang worst case scenario dyan, makulong siya dahil mabibigat ang kaso, makulong siya ng habang buhay. Yun yung mga kaso sa kanya, mabibigat eh. Ito, prangkisa lang to eh. One Rider Party List Representative, Rog Gutierrez, noted that the sentiments of the members of the House Committee on Legislative Franchises were evident as no one objected to the issuance of subpoena against Kibuloy. Biruin mo ha, iisang sinasabi ng mga miyembro ng committee ito, ipatawag, isubpoena itong si Kibuloy. Pinirma na ni Romualdez, wag nang patagalin pa. Si Sumiri, pinatagal pa eh. 12 days pa bago pirmahan. Tuloy, walang visa ang subpina niya. Napaso, gawa ulit bago. I suppose ready na po yung House. I believe there was a motion by Kong Pimentel and wala pong nag-object. So this would give you the sentiment of the committee, sabi ni Gutierrez sa isa pong press conference. Just to reiterate, napaka-importante po sana yung presence ni Pastor Kibuloy. Ang daming violations na nakikita namin sa komite, ngunit parang hindi po sapat yung mga sagot ng kanilang representative. Siyempre, nag-aalangan din yung representatives eh. Kasi, baka mali yung masabi nila, di ba? Iba rin kapag nandiyan yung principal. Gutierrez has filed House Bill 9710 seeking to revoke the franchise given to Suarasug Media Corporation which operates SMNI over alleged violations. Hindi na kaya na yan eh. Hindi na kaya Kibuloy yan eh. Pinasa niya na agad yan ka-COVID. As a lawmaker, we demand answers po. So tingin po namin, importante na nandoon si Pastor Kibuloy. We are happy, at least ako personally, yung leadership has backed it up. Nagkaroon na ngayon ng subpina. Correct. Suportado sila ni Romualdez dito eh. Diba, mga moves nila dito, nandiyan si Romualdez para suportahan. And Romualdez is very close to the president. Diba? Mas close pa kay Ivy Marcos, kaya ganyan kalakas yan. At tiwala si PBBM dyan. Gibayin nyo muna si Romualdez bago nyo mag-iba si PBBM. So if next hearing, absent po ulit siya, I would say, I think, ready po yung committee to cite in contempt and seek the subsequent arrest, sabi ni Gutierrez. House Deputy Majority Leader and one PBA party list, Margarita Nograles, pointed out that the, and I quote, committee will not be able to issue any subpoena if the committee in the House is not ready to have Kibuloy arrested. Correct. Totoo yan.
may punto siya dito, no? Eh bakit kami mag-i-issue ng subpoena kung hindi namin kayang ipa-aresto itong si Kibuloy? Pero good luck. At talagang dyan, good luck. Magpapakita ba sa inyo? Yun lang. Maraming challenge yan, kakopi ha. Hamon sa kanila yan. Sabi ng Bureau of Immigration, nandito pa sa Pilipinas, hindi pa lumalabas yan unless back channels ang dinaanan, no? Pero good luck. Pero sana wag na magmatigas. Matanda lang. Dumating po sana si Pastor para masagot po niya yung mga katanungan that is in relation to him and his own personal knowledge, ng Granny said. It's his right. Sana dumating siya para andyan na lang po. Masagot niya lang talaga lahat ng katanungan instead of insinuating a lot of things. Actually, mas magaan niya itong kaso eh, kesa sa Senado eh. Lanao del Norte Representative Zia Alonto Adjong meanwhile noted, flight is an admission of guilt. Correct. Eh, kung naniniwala ka sa sarili mo na wala kang kasalanan dyan, idiharapin mo, di ba? We only issue subpoenas if the respondent is uncooperative, continuously dismissing the power of the House of Representatives as granted by the Constitution. Correct. Actually, wala tayong magagawa dyan eh. Kasi ang sinasabi dyan na itong investigasyon ng House of Representatives, grandstanding lang naman daw yan eh, di ba? Ang problema, inakaatang sa kanila yan, inatang yan ang ating Constitution in aid of legislation, di ba? Authorize sila magsagawa ng ganitong mga investigasyon in aid of legislation at wala tayong magagawa dyan. Constitution yan, baguhin yung Constitution, di ba? Kahit na sumisikat ang ano dyan, kahit na may mga sumisikat na mga mababatas dyan sa hearing na yan, kasi lumalabas kung sino yung matalino, kung sino yung may alam, at sino yung mga bubukals eh, sa mga mababatas natin sa may hearing. At ano to, all eyes yan eh. Media, kaliwat kanan yan, radio, print, TV, nandiyan lahat yan, naka-livestream pa yan. Kung magaling kang kongresista, mangingibabaw ka. Pero kung bopols ka, may makikita kung gano'ng kakahina. So, sinasabi nila, grandstanding yan, mga pasikat lang yan, pero hindi eh. Yan ang nakaatang sa kanila, di ba? Kailangan gawin nila yan kasi in aid of legislation yan. Bagamat hindi yan normal na korte, eh ano pa rin yan? Kapangyarihan pa rin nila yan dahil nakasaad yan sa ating Constitution. So, ano tayo magagawa dyan? So, harapin na lang ito ni Kibuloy. Federico Guerrero, good morning, Sir J. Alvarez. I'm watching you from UK. I agree with you. I mean, Marcos, gone insane na yata. Hindi natin alam, kakofi, no? Good vibes, kamadla. Happy viewing po sa inyo, true daw. Kay Nina Ortega, nasubukan ko rin umattend sa fellowship dito sa Milan, Kingdom of Jesus Christ. Ganyan lang pala. Ebengay, duwag lang pala si Pastor Q. May katotohanan kasi ang mga paratang sa kanya. Sa Senado, talamak ang grandstanding. Talo na yung number one dyan, yung 2022 elections. Napaka-pulpul. Si Robin Padilla daw yan, kakopi. Sorry, pinagtanggol niya pa itong si, ano eh, si Pastor Apolo Kibuloy at hindi daw siya hiningi ng pera. Malamang, artista ka. Ba't kayo hihingi yan, di ba? Iba ka pinos ka niyan. Ana Rivera, happy viewing. Thank you sa inyong star, no? Alex Batingal, watching din po sa atin. At kay Dodi Malabanan, good evening po mula dyan sa Alaska. Hello sa inyo, ha? Edwin Aribe, wala namang mangyayari sa mga showboat hearing. Ito DOJ, di rin natin maintindihan. Ang problema, yun yung reality, kakopi, no? Nakaatag sa kanila yan eh. Wala tayong magagawa dyan. So anyway, kakopi, sige. Ako yung papaalam na sa inyo. Thank you sa pagsama sa akin ngayong oras. Okay pa rin yung oras na to, ha? Alauna yung livestream natin o 12:30. Okay pa rin yung ganitong oras. Let's try, let's see, kakopi. Ma'am Elizabeth Habihan, hello po sa inyo, ha? Tingnan natin kung mag-change tayo ng oras. Pero okay din tayo sa 10 o'clock. Siguro pag dali-late tayo, mag-live pa rin tayo ng mga ganitong oras. 12 o'clock, no? 1 o'clock. Thank you sa mga sumama sa akin. Ingat po kayo, ha? Nasaan man po kayong panig ng daigdig yan. Good morning po sa inyo. Bye-bye, everyone. Good night.